However, pag ganun po ang ating style, hindi po talaga tayo uunlad at yayaman. Pagka ganun ang ginagawa mo, ay ibig sabihin yan, nakaka-produce ka na po ng mga potential products and services. Videos that will make you wealthy and debt-free. Na-realize mo na ba to? Bakit kaya may mga ibang tao sa social media nagpo-post ang bilis-bilis kumita ng pera pero ikaw, hirap na hirap pa rin. Alam mo, in reality, nakakainis na sila. Nakakainis na. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin paano na ginagawa yan at paano mo sila tutularan. Okay, mga friendship, this is Chinkee Tan, your Pambansang Wealth Coach. Napakaganda at makabuluhan tong episode na ito because we are going to talk about on how we can create more money. And traditionally, ang the way we make money is exchanging time for money. You work 8 hours, 10 hours, 12 hours, overtime, you get paid for the amount of hours. However, pag ganun po ang ating style, hindi po talaga tayo uundad at yayaman. At kung gusto mo malaman kung bakit, no, yung buong version na yan, please go to the comment section later sa description section. Hanapin nyo po, why should you not exchange time for money? However, there is a better way for you to earn money. And that is what I've realized through time. Dati masipag, matyaga rin ako, pero wala nangyayari. Pero na-realize ko that you can make more money if you exchange money based on value and results. Ito naman ang approach na ito ay very rewarding po. Kasi ito lang po, bakit siya mas maganda? Kasi yung traditional, time versus money or time earning you money, limits earning potential. Kasi yung number of hours that you can work is also limited. At the same time, ito naman sa value-based approach naman, ang rewards at kita mo is based on the results you produce regardless of the time. Kahit mag-work ka lang ng 1 hour pero yung resulta mo nag 10 times, ba mayan ka ng 10 times. Yung potential income for you to earn more mas malaki po. At the same time, super ano siya, rewarding po. Kahit pagod ka pero very rewarding. Ang question, biggest question, Chinky, sige, paano tayo kikita based on value and results? So right now, I want you to get a piece of paper. I want you to maximize this session. Parang coaching session rin to para malaman nyo kung anong tamang discount. Number one, ang unang gagawin nyo para tayo kumita based on value and result is identify your unique skills and talent. Alamin mo kung saan ka talaga magaling, di ba? Pwede kang siguro magaling ka sa cooking, sa writing, sa designing, sa management, sa sales. Sulat mo lahat ng iyong kakayanan. What unique skills and talent do you possess that you can create value? Again, what you and I are selling is value. Like for example, ang unique skills and talent ko po, given na po yan kung kayo ay matagal na sumusunod sa channel ko, ay my looks. Hindi, ang unique skills and talent ko, mga ka-Iponaryo, is to take something that is very complicated and make it very simple for people to understand. Just like what I'm doing right now. So, tinuturuan ko kayo on how to create value so that you can produce results. So, tanungin mo, ano yung skills na alam mo that can create value for other people? So, sulat niyan. That's number one. Number two, pag na-identify mo na yung skills and talent mo, find ways to monetize. Kailangan dapat pagkakitaan mo, oo. Kasi hindi naman po, ito lang ha, may mga, gusto ko lang tumulong eh. Kung gusto mo tumulong, charity. Diba? Kung gusto mo, advocacy. Pero para sa mga ibang tao, they use their talent and skills to earn income. Like for example, Regine Velasquez, ang talent and skills niya obviously is singing. So sa pagkakanta niya, kumikita siya, nagkaroon siya ng career. May mga iba naman, ang talent skills naman is pagluluto. Like si Chef Boy Logro. Diba? Chef Boy Logro, ang talent skills niya, tapos pinagkakitaan niya. Naging celebrity siya, naging cook siya, naging chef siya. May mga iba naman, ang talent and skills is sales. Just like me. Ang talent and skills ko talaga ever since I was young is magbenta. Kaya nga, ask yourself, how can you monetize your skills and talent to earn based again on value and results? Or like for example, kung magaling ka magsulat, siguro you can also write for other people, maging VA ka, diba? Ang daming opportunity. Number three, ano pang gagawin natin para tayo kumita, not based on time, but based on value and results? Focus on creating again value for others. Tatanungin mo sarili mo, ano problema nila? Paano ko masosolve ang kanilang concern? How can I make their life easier? How can I provide solution to their problem and the challenge that they're facing? Diba kung ganun ka talaga mag-isip, ay grabe ka talaga. Pagka ganun ang ginagawa mo, ay ibig sabihin yan, nakaka-produce ka na po ng mga potential products and services. Like for example, ang goal ko lang talaga, ang focus ko lang talaga, paano kong matutulungan ang isang normal na Pilipino na lubog sa utang at walang ipon, ika nga, paano makalabas? So, nag-iisip ako ng mga, again, concept and ideas, sinusulat ko, tapos based on my experience pagkatapos, from there, sinusulat ko na sa isang libro.
diba, sa isang libro. At pag binasa nila yung libro, makakatulong sa kanila o sa iyo. Plus the fact, nakakatulong din sa akin in the end because I also generate income and monetize through selling books. So nagigets nyo po yung konsepto na ganito. Kaya nga, bago pa tayo magpatuloy para dumami talaga ang iyong kita, babatiin muna natin ang ating mga friendship na talagang loyal, nakikinig si Relax Daddy, kamusta na? Si Glenn Terafica at the same time, at si Jay Rontal. Maraming salamat. So right now, let's go to number 4. Ngayon, pag nagpo-produce ka na, meron ka ng ideas, meron ka ng products and services, measure your result. Kailangan po, sukatin po natin kung talagang satisfied ba yung customer. Tinatabaan ba natin yung target? Kumikita ba talaga tayo? Ang goal kasi ng isang business to be profitable. Ayaw ko maging busy ka, pero wala namang result. Ayaw ko maging busy ka, wala namang kita. So right now, ask yourself this question. Paano mo mamamessure ang results based on the value you're producing in your work? Again, pwedeng number of clients, pwedeng profit, pwedeng number of subscribers, nasa saya, sulat mo. In conclusion, mga friendship, kung mapapansin nyo, kung pagpipiliin ko po kayo ngayon, if you're going to exchange time for money or values, results for money, ano yung gusto nyo? Pakitype sa comment section. And I assume, siguro pareho tayo mag-isip by focusing on creating values and results for others and being rewarded. Ang kagandahan niyan, you increase your value as a person, you increase also the value of the other person kasi you're adding value to their life. In the process, you're increasing your earning potential and you're creating a more meaningful life. Dahil po nga, hindi ka lang nakakatulong sa sarili mo, nakakatulong ka sa kapwa. At alam ko, marami ka ng ideas at sa mga visions sa inyong utak, pero hindi mo alam paano ka mag-umisa. Alam nyo ba, hindi mahirap magnegosyo pag alam mo ang ginagawa mo, pero mahirap pag hindi mo alam. Agree or disagree? Type agree or disagree in the comment section. Ulitin ko, kaya parang sa mga tao nagsabi, Chinkee, gusto ko talaga matuto kung paano madali na magnegosyo. All you need to do is just go to the comment section, i-click nyo na lang yung link, and I will help you to get started on your business idea. Maraming salamat po sa pag-tune in sa channel na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang kaalaman ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.